Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Juda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang Salita ng Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga panauhing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo, ngayon po'y kapistahan ng beheading of St. John the Baptist. Doon sa unang pagbasa, doon sa Thessalonians, akala ng mga Thessalonians, which is
prevalent during this time na malapit nang dumating si Jesus, no? The second coming of the Lord. Natural po yun kasi that was the time persecution. Na sana, Lord, dumating ka na sabang kami matubos na, mawala ang aming mga kahirapan. Ganun ba? Kaya sabi ni Paul ni San Pablo sa kanila, habang naghahanda tayo sa pagdating ni Jesus, sabi niya, kayo po ay magkaisa. No? Magmahalan, there's be solidarity among Christians. No? And sabi niya, dahil dyan, handang-handa kayo pagdating ni Jesus ang kanyang kaharian. Meron ko napanood na scene yung, siguro bata pa kami, yung Lost Horizon. Ito po yung story ng dalawang magkapatid. Isang pangalan, nagtatrabaho sa United Nations. Kaya may mga conflicts sa mga ibang countries na pinapadala for peacekeeping. No? Yung kapatid niya naman, magaling na businessman. No? Nasa Wall Street. Ayun, habang nagbabay sa dalawang magkapatid, bumagsak ang kanilang roplano. At napadpad sila sa bundok. Pagkatapos ay nabuhay yung dalawa. At habang sila nandun sa bundok na may nag-rescue sa kanila. At ngayon, ito mo nag-rescue, dinala sila sa lugar na tinatawag Shangri-La. No? Ito yung tinatawag Hotel Shangri-La. At pagpasok sa Shangri-La ng ganon, walang ganda ng buhay doon. No? Walang nag-aaway, nagmamahalan, very peaceful. Sabi ng panganay, nagtatrabaho sa United Nations, ito yung pangarap ko. So at home siya doon. Pero yung kapatid niyang businessman, nalungkot siya. Ako, nakakalungkot dito, walang business. Sabi niya, walang negosyo dito. Kaya umalis po siya sa Shangri-La. You know? Ganun ang kaharian ng Diyos. Kung tayo, kaya yun yung sabi ni San Pablo eh. Sabi niya, habang naghihintay tayo sa kaharian ng Diyos, we establish unity, love one another, you know, forgiving one another, you know. Kasi po, yung iba dyan na mahilig magkipag-away, malulungkot po sa langit naman yun kasi wala pong away sa langit. Kaya sinasabi sa Pablo, no? While waiting for the second coming of the Lord. At ngayon, napakinggan natin sa Banal Ebanghelyo yung beheading of John the Baptist. Alam nyo, sa Banal Ebanghelyo, isa lang binigyan ng mataas na papuri si Jesus, si John the Baptist. Sa lahat na mabubuhay sa mundo ito, wala pang hihigit kay St. John the Baptist. Sa lahat ng pinanganak ng ina, walang hihigit kay John the Baptist. Bakit sinabi ni Jesus yan? Unang-una, kung titignan natin buhay ni San Juan Bautista, siya po ay lumaki sa ilang, sa disyerto. Alam niyo yung disyerto, siguro sa Pilipinas hindi natin marandaman, pero alam niyo, meron akong chance pumunta sa Holy Land. Dumaan kami sa disyerto, siguro mga 10 oras, tumatakbo yung aming, may pahinga, pero walang makita ka bahay-bahay, puro buhangin ng ganon. And this is the place where John the Baptist lived. Bakit doon? Alam niyo maganda yun, yung tinatawag desert experience. Kasi sa disyerto, wala kang pagdidependihan, kundi ang Panginoon. No? So in other words, si John the Baptist totally depend on the Lord. No, he cling to the Lord. At ang pangalawa, dahil doon, he cling to the Lord, he lived a very simple life. Ano pa ang pagkain niya? Yung mga grasshopper, yung honey, at ang kanyang damit, isang ano lang, yung balat ng isang hayop. Very simple life. Why? He depend on the Lord. No? Simple. At isa pang katangian niya, yung kanyang courage, yung tapang. Ay, naku, kung titignan niyo si, ano, si, yung sinong binangga ni John the Baptist, si Haring Herodes, yung kinakatakutan na hari nung unang panahon, nung panahon ni John the Baptist. Alam mo, yung ugali ni Herod, kahit ang kanyang anak, pinapatay niya yan kung hindi sila sumulod sa kanya. Kaya sabi nila, mas safe pa yung mga baby ni King Herod kasi mga anak niya. Kasi ganun kabagsik. At yun ang binangga ni John the Baptist. Anong sinabi niya? Kasi ito si Herod, pinakasalan niya yung inagaw, yung asawa ng kapatid niya. At yun, pinuna ni John the Baptist. It's not right for you, sabi niya, to take yung wife ng kapatid mo. Kaya si yung kanyang asawa, nagalit din kay John the Baptist. Pero si Herod, may pagtingin kay ano eh, kay John the Baptist. Believe din siya kay John the Baptist. Kaya hindi niya pinatay. Inilagay niya lang dun sa kanyang selda. No? At the same time, galit siya, nakikinig naman sa kanya. Talaga ambivalent to si Herod talaga. Pero at the same time, bilib na bilib sa kanya. Kaya hindi niya pinatay. Ay ngayon,
yung kanyang asawa, si Herodias, nagkaroon ng panahon na patayin si John the Baptist. You know, sumayaw si Salome, nagandahan, sabi niya. At ang hirap to si Herodias, dahil sa pagkalasing, nagpangako, ibibigay ko lahat, kahit akalahati na aking kayamanan. Ay ngayon, ibaba ay pinuntay na, ano nanghingi niya? Yung ulo ni John the Baptist. Ang bangis din ni Herodias, yung asawa ni the Baptist, ay ni Herod. Alam niyo, may kasabihan eh. There is nobody as good as a woman, pero there's nobody as bad as a woman. Kaya nag-aad mo ba talaga mas very bad sila kaya tingnan mo yung ginawa niya kay John the Baptist. At yung hiningi yung head of John the Baptist, yan. That was the beheading of John the Baptist. Pero higit sa lahat, ang katangian ni John the Baptist, ang kanyang pagpapakumbaba, his humility. Kaya hinangaan siya ni Jesus eh. Kasi alam niyo siguro hindi niyo, according to some theologians, bago si Jesus sa kanyang public life, he was already a disciple of John the Baptist. Sumusunod kay John the Baptist si Jesus until the Father called him for public life. In other words, mapopular si John the Baptist, you know. Kung sinabi ni John the Baptist, ako Messiah, ako maraming maniniwala sa kanya. Kaya yung mga synoptic gospel sa kanyang kay St. John, yung gospel niya, they were trying literally and categorically na si John the Baptist is not the Messiah. Kasi may mga naniniwala sa kanya siya Messiah eh. No? Kaya kung sinabi, ako Messiah, nako talaga maraming maniniwala sa kanya. Pero no, dahil sa kanyang humility, sabi niya, he must increase, meaning Jesus, I must decrease. Beautiful humility. At hindi pa ko karapat-dapat na hawakan kanyang sandals. Ganun niya tinitingala si Jesus. Kaya alam niyo, siya hinangaan ni Jesus sa lahat na ipinanganak ng nanay, sabi niya, walang hihigit pa kay San Juan Bautista. Amen. Well, the baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was a loving night, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth, all alone and unwelcome. He came to this earth, a quiet night, in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger.